Magandang umaga din po, Ma'am Bernadette. Kumusta si John S. Ron? Ito po, may lagnat po siya ngayon. Ay, naku naman. Bakit? Saan galing ang lagnat? Ano po, nagtatae tapos po nilalagnat. Ganon, Palagi matagal. po niya. Matagal na ba yung lagnat niya? 1 week lang po. Eh, yung pagtatae, nag-ano na ba kayo? Nagpunta na ba kayo ng doktor? Kasi baka matuyuan yung bata. Anong sabi? Napacheck up. Ay, gano'n. Nagpa-check up na kayo. Anong sabi? Ano lang po, pinainom lang po siya ng gamot. Pero ano, wala namang infection? Okay naman siya? Oo. Kasi pinainom lang po sa gatas. Ah, nagbago ka ng gatas? Gano'n? Ano po kasi, may nagbigay sa kanya ng nido. Pinainom ko po sa kanya. Sayang po kasi. Ah, pero hindi siya hiyang. Hindi po, kasi Bear Brand lang po talaga siya. hindi po tayo nag-endorse ng kaanong mga ano, mga bata, may hiyang-hiyang yan talaga sa gatas na ginagamit. Kaya pagka nabago, nag-a-adjust yung katawan, minsan hindi nakaka-adapt. Pero hindi na siya nag-LBM ngayon. Hindi na po masyado, ma'am. Hindi na masyado. Very good. Okay. Matagal na ba yung ano? So, meron siyang hydrocephalus at merong seizure disorder. Yes po, ma'am. Madalas ba rin ba siyang inaatake? Sa awa ng Diyos, hindi naman na po. Kasi one month na po siyang hindi nakakainom ng pang-seizure niya po. Gawa ng mild stroke din po kasi yung papa niya, hindi nakapasok. Ay, inay ko. So, ano, inuna mo muna si tatay para sa kanyang stroke. So, nasakripisyo yung gamot ni, ano, ni bebe. Apo. Ay, nako, oo. Wala rin po yung pasok, kaya hindi makabili. Tay lang, kakumustahin ko naman rin ng iyong asawa. Kumusta naman siya? Nakaka-recover naman na po. Kailan lang po nakapasok ng trabaho. Ah, nakapasok. Ay, okay. Na. So, mild stroke. Pero ano pa rin na, kumbaga, tatansyahin pa rin yun, ha? Oo, pero naiintindihan rin natin yung kahalagahan ng pumasok dahil alam natin walang kakainin yung pamilya pag hindi pumapasok. So ngayon po, dito na muna tayo kay baby. Ano po yung kinakailangan naman niya ngayon? Para po sana sa kanyang therapy po, kasi 700 po kasi per session po. 700%. Matanong ko lang ano, Ate B, kasi alam ko pagka hydrocephalus, nilalagay ng ano nga yun? BP shunt. Oo, may shunt. Nalagyan na ba ng shunt si John? Ah, meron na. Apo. Kaya medyo maliit na yung ulo niya. Apo, apo. Ah, ayun. Tapos yung kanyang seizure medicine, kailangan araw-araw meron. Ano po? Opo, araw-araw kasi two times a day po siya iniinom. Umaga po sa tsaka gabi. Pero, natigil ka mo, Regine, kasi nga hindi kayo nakabili gawa ng inuna mo si tatay. Anong epekto sa kanya? Sa awa po ng Diyos, hindi na po siya inatake. Ay, oo, di okay yun, diba? Magkano naman? Kasi syempre kung tumatalab yung gamot, minsan ang tanong, gaano ka mahal? Oo. Ano po kasi, 7.25 yung isang piraso po. 7 pesos and 25 centavos. So sa opo, opo. Sa 2 times a day, nasa 14.50. 15 pesos. Oo. Opo. Ayun. Pero naikonsulta nyo na ba sa doktor na hindi siya nakakainom pero walang atake? Okay lang daw ba 'yon? Tinanong ko naman po yung doktor niya po sa ulo. Mas maganda nga daw po yun kasi hindi na po siya inatake. Sana magtuloy-tuloy daw po. Ay, salamat, salamat. Salamat. Oo, pero ang pangangailangan niya ngayon, ayun nga. Yung ano 700 pesos a day. Apo. A day nga ba yun, Reggie? Oo. Ano po, pwede ko siyang gawin kahit 2 beses po sa isang linggo. Oo. Paano nakakatuloy yung therapy sa kanya? Para saan daw yun? Physical therapy niya po kasi hindi po siya nakakahawak ng mga bagay. Pero po simula nung tinerapy po siya, nakakagalaw-galaw na po yung mga kamay niya at paa niya po. Oo, oh. Importante. Saan ba yung therapy sa inyo? Saan ba kayo nakatira? Caloocan. Sa Dasmariñas, Cavite po kami nangungupahan, ma'am. Dasmariñas, Cavite. At saan yung therapy naman ni John Esron? Dito lang po sa Walkie-talkie po, malapit lang po sa amin. Meron naman. Pero dito private siguro, no? Kasi pag private, mahalin.
Oo, ay nako. Ito yung pagtutulungan natin. Siyempre, kung ang tatay ay na-stroke, ikaw ay may trabaho ba? Wala po, ma'am, kasi wala pong magbabantay. Dalawa po kasi anak ko. Mm. Yung isa, sino mas matanda? Si John o yung... Si John? Pang, yung pang-connect po, si Hope. Ano na? Si Hope po. Hope? Opo, babae po siya. Nag-aaral na po siya. Ah, so, ah. Si Hope, okay naman. Oh, okay naman si Hope. Opo. Ayun naman pala. Okay. So, mananawagan tayo para sa pangangailangan mo, ha, Regine? Para po sa mga nais magbigay ng tulong para sa physical therapy, gatas, at maintenance medicine ng 5 taong gulang na si John Ezron Siata Agustino na may congenital hydrocephalus at seizure disorder. Pwede po kayong magpasa ng inyong tulong sa kanilang GCash account. Asa na, papakita natin yung GCash account nila. Number 0950-720-6029. Sa account po ni Errol Agustino, siya po ang ama ng pasyente. Okay, hintay tayo ng mga tulong sa ating tulong squad, ha, Regine? Maraming salamat po. Sobrang salamat po. Thank you so much. Yan po si Regine Siata Agustino, ang nanay po nitong si John na 5 years old nga po na may hydrocephalus at seizure disorder. At Ibi, ulitin lang natin ang kanilang GCash account, 0950-720-6029. Para ang account name po ay si Errol Agustino, ang tatay ng bata. Okay. Tulong po tayo mga kapamilya.